Yan. So today ay May 6, Monday. Nagpaligyo ako ng ibon, narinig ko nakakagulo, no? So pagtingin ko, meron akong ibong dumating kasali sa kahapon sa race. Ayun. Yan, yung checkered hen na yan, no? So ang pinadala ko kahapon sa race ay 9. So ang nag-clock lang ay 3. Ang late na umuwi kahapon ay 3 din. So 6. And then today nadagdagan pa tayo ng isa, so 7. So missing tayo ng dalawa. I doubt it kung makakauwi pa yon, no? Dahil nga sa init na to, kung hindi pa nahuhuli yung ibon, eh baka hindi na umalis sa lugar niya, no? So yun lang. Ang daming club kahapon na nag-release, may mga island races pa, no? Talagang pahirapan. Sayang nga at tatlo yung nakatoff kahapon. Pero lahat nagawa na natin, so the rest sila na bahala. So good luck ulit sa atin sa 2 laps pa. Yan. Oh, i-share ko na rin para doon sa mga newbie, no? So kung hindi naman ganun kadami ibon nyo, better kada lap nire-record nyo yung ibon nyo tsaka yung time of arrival nila, para pag naglabas yung club ng result, mamomonitor na agad kung may mali ba o may tama ba. Baka maya-maya yung sticker ay na-assign sa ibang ibon, magtataka kayo, hindi naman nag-lock yun, bakit ganun? Kailangan maaga pa lang agapan nyo para pag nag-compute ng overall result, hindi too late, hindi malayo nyo babalikan. So kaya katulad ko, nilagay ko yung ring number ng ibon ko, no? Yung time of arrival at saka pang ilan ang standing nila. So yung standing, maaaring magbago yan, yung nasa right side, no? Yung number 160, 129, tsaka 96. Kasi minsan may mga entries na kailangan ipasok kasi hindi nag-fail mag-register, although may lags. Doon tayo nagbe-base lagi sa lags, no? Walang ibang babasihan ng club kundi ang lags ng inyong pagkakaklak. O, yun lang. O, good luck ulit sa atin sa next lap.